mga ka-legit Davar Cards, ano nga ba itong nababalitaan natin na si Miss Atasha Mulak daw di umano ay magpapaalam pansamantala? Totoo ba itong balitang ito? Dito po sa EAT Noontime Show, ano nga ba ang kadahilanan at totoo ba ang mga balibalitang ito? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davar Cards po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood at pagsubaybay. And of course, i-shoutout din natin si Mr. Malyari Mascarinas na lagi pong nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you po sa inyong panonood at pagtitiwala dito po sa ating channel. And now let's talk about Atasha Mulak for today's video, no? Dahil ngayong araw nga ay nagbigay ng sample itong si Miss Atasha Mulak patungkol dito sa kanyang latest single. Panoorin natin ang kanyang sample. The new single drops today. So, I hope you can all stream and listen to Pasuyo, Pasuyo available on all digital streaming platforms. Pasuyo. Kaya nga pilitin ang isang katulad ko o ako'y iyong iyo. Kahit hindi ano man sa akin, o ako'y sayong sayo, alagaan mo lang ang puso ko. So, yun po yung ilan sa mga nilalaman ng kanyang first ever single na Pasuyo na lumabas na po ngayon sa lahat ng social media platform. And at the same time, ito na nga, no, dahil meron pong intriga din na between Miss Maine Mendoza and Atasha Mulak, no, na parang hindi raw sila okay, hindi sila close. So, let's give them naman the space. Hindi naman porkit kakapasok lang ni Maine, eh, parang feeling close na siya kay Atasha, di ba? Hindi naman agad-agad na parang friendship agad sila. At hindi naman klase ng tao si Maine na parang kailangan, may insecure siya kay Miss Atasha Mulak, no? Hindi po yun ganun. Siyempre, may mga proper time. Katulad po ngayong araw, nakita naman natin, di ba, na talagang nagkaroon na sila ng interaction and bonding. Siyempre, kikilalanin muna nila yung isa't isa. At ngayon, eto na nga, dahil tuwang-tuwa nga pong si Miss Atasha Mulak dahil pinost niya to sa kanyang official Instagram account dahil siya po yung pinaka-favorite newbie, no, na bagong talent ngayon pero most favorite na po siya ng lahat. At isa rin sa mga pagsisiwalat nga ng ilan na yung daw talent ni Atasha Mulak ay minana niya sa kanyang amang si Aga Mulak kasi talent din ni Aga Mulak ang pagkanta. Buong-buo nga ang suportang ibinigay kay Atasha Mulak ng pamilya nito sa recording niya nung nakaraang buwan para sa Pasuyo. Ang debut single niya ay nakatakdang i-release ngayong araw, October 25, 2023. Sinamahan si Atasha sa recording studio ng kanyang mga magulang na si Aga Mulak at Charlene Gonzalez, lola ni si LB Gonzalez, pati na ang yaya niya. Sinaksihan ng isa sa pinakamagandang milestone sa buhay ni Miss Atasha Mulak, a 21-year-old singer TV host. So, sa pamamagitan ng isang social media post, ibinahagi ni Atasha ang karanasan sa unang pagtapak niya sa recording studio kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Mensahe niya sa kanyang post, "First time in the recording studio with the best surprise and support from my family. Can't wait for you to all hear it. Special thank you to the team who helped put all of this together." So, katulad nga ng mga post niya sa kanyang Instagram, very supportive po yung kanyang family sa mga nararanasan niya ngayon. And at the same time, ito pa, no, kasi meron po mga nag-iintriga na baka daw magpaalam pansamantala itong si Miss Atasha Mulak dito po sa EAT programs, dito sa Noontime Show. Kasi nga parang may mga offer po dito kay Miss Atasha. Ito nga, may naglabas nga ng isang news, no, sa journalnews.com.ph. Netizen inaabangan ang paglapas ni Atasha sa teleserye o pelikula.
Actually, paglabas pa lang po ni Miss Atasha Mulak nung ipinakilala siya sa EAT, kabi-kabilaan na po talaga ang offer sa kanya. Kasi kung hindi nyo po naitatanong, si Atasha Mulak po nung September 2022 ay isa siya sa mga napili or delegates sa Paris na isa sa mga representative ng Pilipinas para po sa mundo naman ng modeling. Kasi kung matatandaan ninyo, si Miss Atasha po is isa din siya sa mga model po ng bench, diba? At mga clothing line sa ibang bansa. Yun naman pala yung kanyang ikinabuhay doon, kasi parang si Atasha kasi nung nag-aral po siya sa UK, talagang self ano siya eh, kumbaga parang tinulungan niya yung sarili niya, hindi siya umasa sa kanyang mga magulang, although may support, pero yun talaga yung kanyang naging bread and butter. At this time, eh talagang sobrang supportive at sobrang blessed ni Miss Atasha ngayong taon, dahil talagang unti-unti eh nakikilala siya at sobrang dami po ng mga offers sa kanya. Pero this time, parang hindi pa po kinakaya ni Atasha na tumanggap ng any projects, although nag-aaral po siya sa kanyang sa acting niya, pero wala pa po tayong confirmation kung totoo ba talaga natatanggapin niya yung offer. Kasi kapag tinanggap niya yun, maaari na hindi talaga siya everyday mapapanood sa EAT kasi kailangan niyang i-prioritize yun. Pero this time, hindi pa po yun confirm na talagang magpapaalam siya, kasi hindi pa naman po niya inoohan yung offer na magkaroon siya ng teleserye and movie. So, kaya maaraw-araw pa rin natin siya mapapanood sa EAT. So, dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update natin. Magbasa tayo. Sabi ni Marvin Martinez, kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. The Unbeatable Noontime Show, TBJ, now in EAT since 1979. The original Eat Bulaga, Davor Cuts up to now. And now, the EAT, the Unbeatable number one rating now in Noontime Show. Nothing can change the history. RPN9, ABS-CBN, GMA7, Now TV5 Network. Wala nang dapat patunayan. Kahit sa ang network, pinalakas ng TBJ. TBJ is the best host in noontime show. Owe it to the public. Ayan. Totoo naman po. We will never question that history na na-made po ng TBJ. And dahil dyan, saludo talaga tayo sa kanila. Sabi ni Binsanity 19, Ramon S. Ang and Manny Pangilinan, whose companies run NLEX and SLEX, the two major highways north and south of Metro Manila, are teaming up to build massive 96-kilometer tollways connecting Cavite and Batangas from spin.ph. Wow. Kaya sobrang yaman nila, you know? Grabe yung mga projects nila. Iba-iba talaga yung mga companies na kanilang pinatatakbo. At nadagdagan pa, kaya super blessed, sobrang yaman na rin ni MVP. Dahil sa pagpasok din, isa rin sa mga tinuturing niya blessing na napasakay niya ang TBJ, dahil matagal niya na palang kinakausap ang tape patungkol dyan, kaso hindi nga lang pinapayagan ang tape, diba? So, sabi ni Danilo Flores, good evening Pinoy Celebrity, salamat sa mga update mo para sa TBJ. You're welcome po, and thank you din po Mr. Danilo sa palagian po ninyong panonood. Sabi naman ni Sir, maraming salamat po Mr. Ramon Ang and Mr. MVP, solid double cards po, God bless po. Ayan. Kasi nga naman, 'di ba, parang very unusual po na mangyayari yan, dalawang mayayamang tao na dating magkaribal, 'di ba? O rival po sila sa kanilang negosyo, but this time associates na. So hindi malayo na isa rin 'yan sa mga magiging way para ma-bless din ng todo ang TBJ sa TV5. Sabi naman po niya, ito si Miss Master Mascarenas to eh, Malyari Mascarenas. Ang surprise si Mr. MVP is they have a large mega studio plus shows in abroad. They will be so good bahay mga kapatid in USA, Thailand, Indonesia, etc. Mag-collab pa sila sa Eat Bulaga Indonesia, ang EAT soon yan. Sabi naman ni Miss Marietta David, good evening po Pinoy Celebrity Updates, watching from Nabota City. Hello po sa lahat po ng mga shoutout natin, ang lahat ng mga taga Nabota City, mga legit daw workouts natin dyan. Lagi pong sumusugod dyan si Mr. Jose Manalo, diba? And ang ganda po ng balita na to, ah, kung talagang mangyayari po to, parang talagang ano to, masasabi natin na ibabalita talaga yan sa mga social media platform. At the same time, pinapakita lang talaga dito, kung dati may Indonesia sila, ngayon may USA, may Thailand pa, no? So, magkakaroon daw ng collaboration. So, maganda to kung magkataon, kasi paano sila paano sila magkakaroon ng batuhan ng joke kapag po Indonesian at saka po
English, no? Paano kaya si Mayor Jose Manalo at iba pa? Yung iba natin mga Dabar Cats, talaga magagaling na mag-English yun. But anyways, maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang bell. At of course, kung hindi ka pa nakalaki, like, subscribe sa ating channel. Don't forget to like and subscribe. God bless everyone.